araw-araw nabubuhay ako, hindi sa malamig na simoy ng hangin. Alam niyo kung saan? Sa gabundok na labahan at sa nakakadiring amoy ng dumi ng tao. Hindi na nahaya. May ilang beses ko dapat sabihin na kung dudumi siya, ay magsabi naman sana. Tuloy, kumakalat sa sahigang kanyang dumi. Dahil dyan, nauubos ng mga basahan sa bahay. Sarap ding itapon nitong duster niya para magtanda. Pero ano bang pakialam niya? Kailan ba siya nagkaroon ng pake? Ikaw, Ligaya, kamusta ka naman? Naisip mo na rin bang palayasin yung nanay mo? Papalayasin ko yung nanay ko sa bahay. Nanay ko? Wala nga pala akong nanay. Siya lang yung nagluwal sa akin, pero hindi ko siya naging ina. Ni minsan sa buhay ko, hindi ko nararamdaman na nanay ko siya. Nagpaparamdam naman yun kapag nagkakamali ako eh. Sarap di ka magpakita ng pagmamahal. Bugbog sa burot at binibitid pang upatiwari. Buong buhay ko, ako nagsisilbi sa kanya. Kailan ko kaya mararanasan ang asikasuhin ng isang ina? Hindi na pala yung mangyayari yun. Kasi imbalido na siya. Ano ba klase buhay ang pinasok ko? Walang katuturan naman pala, mga pantasyang puro romansa. Live happily ever after, masaya ba ako ngayon? Naging masaya ba ako simula nung ikasal kami? Halos hindi ko na nga maalala kung kailan ako ngumiti lang hindi pilit. Bawat segundo, kabigatan sa aking loob ang naghahari. Ang polong ito, hindi ko pa nakakalimutan. Regalo ko sa kanya ito noong nakaraan niya ang karawan. Masiyang-masiya ako dahil alam ko na bagay ito sa kanya. Natunaw ang mga pagdududa ko sa oras na iyon dahil nasilayan ko ang mga ngiti sa kanyang labi. Nung una ko siyang nakita, sinabihan ko siyang isuot niya ito sa aming anibersaryo. Sinuot nga niya. Pero, iba ang kapiling niya nung araw na hinintay ko siya buong magdamag. At tinitingnan masira ang mga paborito niyang pagkain. Naghintay ako. Pinilit ko ang utak ko na huwag magduda, pero itong puso ko, parang sasabog na sa galit. Ligaya, palagi kong naririnig ang iyong mga hikbi at mga sigaw. Sa bawat gabing uuwian yung asawa na nanggaling sa bahay ng kanyang sawa. Hindi ka pa ba nagsasawa? Ayaw mo bang lumaya? Gustong gusto ko nang lumaya. Pero hindi ko kaya dahil mahal ko siya. Hindi pala ako sasapat dahil pinalit niya ako sa 10 babae. Sino kaya haliparot ang nag-iwan nito? Siguro yung tindera ng pito-pito, yung kahera sa kabilang kanto. Hindi pa ako sapat. Bakit naghahanap pa siya ng pagkalinga sa iba? Mancha? Kailan ko ba hinangad ang buhay na to? Ilang beses mo nang pinagsabihan ng mahinhen at kalmado, hindi pa rin natuto.
umuwi ka ng maaga kasi yung anak mo, ganto, ganyan. Pero anong ginawa? Walwal dito, walwal doon. Pero sino ba naman ako, no? Sino ba naman ako para diktahan ang ginagawa niya? Sino ba naman ako sa buhay nila? Asawa lang naman ako ng kapatid niya. Kung makaasta siya sa bahay ko, parang bahay din niya. Nagpapakasasa siya sa buhay dalaga. Nakalimutan na sigurong may bata naghihintay sa kanya sa tuwing aalis siya. Lahat ng pera niya, sa alak at pantapal sa mukha na pupunta. Eto, sino ba namang babae magsusuot ng ganitong kaikling short? Marangal ba na babae magsusuot ng ganitong kaikling salawal papunta lang sa tindahan at palengke? Eh hindi nga malaban ang sariling panloob? Akalain mo yon? Kapag nalaban naman, wala man lang salamat oh. Ate, salamat sa paglaba. Ako pa lagi ang naghihirap. Pati sa responsibilidad sa anak niya, ako pa rin. Umiinit ng dugo ko sa kanya. Dugong kasing kulay ng labi niya. Ligaya! Kamusta ang pakikitungo mo sa kapatid ng asawa mo? Diba, dyan din namumugad ang babaeng yan? Rinig ko, rinarinahan din at kung makaasay may pinapalamon sa inyo. Naturingan niyang ina, pero dalagang ina. Tinalikuran ng responsibilidad. Ligaya, sa pagkakalam ko, nagpapa-under ka sa bayo mo? Nakakapagod magbait-baitan at pakisama sa mga taong hindi masikmura ang kakapalan na mukha! Hirap pala maging ina. Akala mo na ibigay mo ng lahat, na ituro mo ng lahat ng dapat niyang malaman, at lalaki siyang isang mabuting bata na tutulungan ka sa lahat ng gawaing bahay. Pero kahit na suwailat tamad ang batang yon, proud ako sa kanya dahil mahusay siya sa eskwela, nananalo sa contest, magaling siya sa anumang bagay. Siya, ang magandang nangyari sa buhay ko. Aligaya, kamusta na ba ng anak mo? Lumaki ba siya kagaya ng inaasahan mo? Magandang bata. Kaya lang, bakit nagpa-disgrasya? Akala ko ba matalino ang anak mo? Nangarap ako ng magandang buhay para sa kanya. Umakayod ako para maibigay ang kanyang mga pangangailangan hanggang sa kanyang mga luho na aksaya lang naman sa pera. Nagpapakasasa siya sa imahe ng pagiging mayaman at maluho. Pinabayaan ko siya dahil alam ko na doon siya sasaya. Nangako ako na ibibigay ko ang lahat ng hindi ko naranasan. Hindi ko akalain na nagiging katulad na pala ako ng aking ina. Nawasak ng pagkatao ng aking anak. Pati ng kanyang mga pangarap. Dahil ako ay nagkulang. Wala akong kwentang ina.
Ah!